Okay, we're back. Kasama natin Dr. Catherine Howard, ang favorite yung guest. Lagi niyong kinukulit ako. OB-GYNE, napakabait. Marami na kaming ginawang videos 5 years ago. Halos nagbabiral lahat. And ang topic natin ngayon ay irregular menses, PCOS, yung mga hindi regular ang mens mula bata hanggang matanda. Kailangan po makinig kayo dito. Kasi baka life-saving ito, marami na naligtas ng buhay. Para malaman natin kung benign lang ba ang irregular mens o meron dapat ikabahala. Yes. Okay. Pag-uusapan natin ng irregular mens, once yes. Nagkaroon ng mens ang teenager, usually between 9 to as old as 16 years old, normal na irregular ang mens. Minsan dadating siya na every 3 months, 6 months, pero iikli siya until maging kung every bago month. Pa lang ang regla. Pag bago pa lang let's ang say regla. 10 years old. Mm-mm. Okay lang ba 10 years old? Di ba? Opo. Masyadong bata. Dati, kahit parang pabata na pabata. No? Oo. I think it's also because of, ako Dok, diet na naman ang pag-uusapan at exercise. O mga kabataan ngayon, lagi ko na humuli. Kung mas mataba ba, ganun. Oo. Yes. 1, overweight. 2, overweight sila, hindi nakakapag-exercise, lahat na lang gaming and all that, cellphone. No? Lagi nakahiga, hindi gumagalaw kahit gawaing bahay. Those are exercises kahit gawaing bahay, ha? So, kailangan tulungan nyo pa rin yung mommy, daddy ninyo sa bahay. Other than that, exercise, kahit nga lakad sa mall, kung ayaw pagpawisan, those are exercises, eh. Or yung pagbabadminton, paglalakad sa labas ng bahay, those are good exercises other than diet. Ang mga diet, Dok, ang daming nabibili na hindi healthy sa grocery. Yung mga na feeling cookies, mo pwede rin to mag-cause ng irregular mens and PCOS? Yes po. Again, mga sugars. Mga pati sugars, additional din. Carbs, pwede yan mag-PCOS, no? Nagkakaroon ng mga inflammatory mga junk cells. Food, kasama na rin kasama yun. Kasama na yun, junk food. Oo. Mga kasi the more excess na kakainin ninyo, hindi siya healthy. Anong healthy? Protein, carbs, konting fat. Vegetables, fruits, those are healthy. Opo. Pag you go beyond what you take, kunyari even fruits, dapat ito. Ibig sabihin niyan, ang prutas ninyo by serving ito. Hindi ibig sabihin kung isang banana breakfast, nagmangga ka, isang pisngi lang, lunchtime, pag dinner time, apple na maliit. Eh, may mga apple na malalaki. Huwag mo naman ubusin. Hatiin na lang kayo ng kasama mo. May banana, regular banana, meron naman pang malakihan na banana, yung Dole. That's too much carbs for you, no? Too much sugar na yon. Ang watermelon, ilang bloke lang. Hindi ka pwedeng malakihan. Or ang melon, isang slice lang. Ang pineapple, isang slice lang. Ito ang measurement mo. So, ganun para sa'yo, sa PCOS at irregular mens, may connection yung pagkain nila ng marami? Yes po. Okay. Malaking connection siya. Even now, ang napapansin namin, maraming hormones na ini-inject sa meat, particularly chicken. If you, para yan na marami na rin na companies, ang mga nababalitaan natin na i-inject ng hormones, mabilis lumalaki ang chicken, dati 45 days bago maging adult chicken. Ngayon, bumababa na siya so, to 28 days. So, ano na lang kakainin natin? Alam ko, minsan may antibiotic pa. Yes. Nakaka-cause. Alam ko, may study yun eh. May UTI na more resistant. So, mahirap talaga kumain ngayon. May mga, may tinatawag silang free-range chicken, but of course, mahal. Ang pinaka pwede na lang natin, Doc, gawin is between nilagang chicken or grilled chicken or kahit sariling bahay na luto, adobong chicken, compare mo yan sa fast food. Ano mas healthy? Diba? Gawaing bahay na pagkain. Pero kasi, pag kumain ka ng fast food, mamimili ka. Hindi ko naman sinasabi na super bad lahat ng fast food. Pero kung nag-chicken ka, kunyari, let's say, kumakain na naman ako, Doc, ng fast food. Pero hindi na ako kakain ng french fries, lalo na kung, let's soft say, drinks. Overweight. Uh-oh. Hindi ka na rin kakain ng soft drinks, naiinom ng soft drinks. Okay, okay. Magbabawas ka. Burgers are fine. May mga burger na grilled. Yan ang pipiliin. And we are talking about the choice of food, lalo na
kung nagtatry ka magbawas ng timbang. Oo, hindi naman natin minsan sa PCOS, na bawas lang ang timbang, pwede na. Yes po. Pero pinapa-change ko pa rin, Doc, yung ano eh, yung mga sugars. Mahirap kasi syempre ang sugars is very addicting. Let's talk about PCOS. Bakit ba nagkaka-PCOS? Anong cause nito? At anong basic symptoms? Minsan sa pamilya, pag may menstrual irregularities, most likely may PCOS na sa pamilya, so it can be genetic. Yung pangalawa, food, diet, additional sugars, lack of exercise. Pag polycystic ka, minsan nagtataka ka bakit di ka magbuntis, most likely baka, pero may mens ka. So akala mo pwede ka magbuntis kasi nagbamens ka every month, pero may mga na-meet na ako na PCOS, every month magbuntis pero hindi nangingitlog. Every month nagre-regla pero hindi nagbubuntis. So even may mens sila, wala naman egg na lumalabas. Yes. Dahil to sa PCOS? Yes po. But the thing is kasi with PCOS, may S siya. It's a syndrome, polycystic ovarian syndrome. Ano yung mga sama-sama, alam ko yung magkakabuhok dito? Hirsutism, yung puro buhok, no? Dumadami ang buhok, kilikili, pati sa genital area, dumadami, hirsutism ang tawag doon. Meron ka noon, meron kang fat pads, no? May fat dito sa likod? Opo, or talagang nagiging overweight ka, sabi mo nagdi-dieta ka pero tumataba ka pa rin. Bakit sila tumataba sa PCOS? Dahil sa kain? Because of the hormonal imbalance po. Kasi yung iba, one kain. Pero biglang may maririnig ako sa pasyente, nagtatry naman daw mag-dieta, bakit hindi pumapayat? Most likely, hormonal imbalance, hinahanap namin, nagpa-blood test kami. Another na polycystic, yung pag-overweight mo nga. Another one is the pimples. But there are maraming pimples? Marami. Even yung iba po, acne. Okay. Pag polycystic ovaries, yung menses nila nagloloko din, ano? Yes. Mas madalas, mas ano? May polycystic na monthly may mens, kaya hindi kagad nakikita ang polycystic. Meron namang ibang mens na every 3 months mag-mens, mag every 6 months. May mga namita ko, Doc, na pasyente through you. 1 year walang mens, taba lang ng taba. By one then, year, biglang, mens? Opo, biglang walang check-up pa din, bumuhos na ang mens, naka-diaper na siya. By the time na nakita siya, kailangan na raspahin. Pagka-raspa, nakita ko cancer na. Aso yung PCOS? Can lead to cancer. So, baka matakot sila, pero maliit lang naman ang chance. Paano mag-lead ng PCOS to, ano to, to cervical cancer? Uterine cancer po, endometrial. Bakit? Anong connection? Because of the hormonal imbalance and yung because of hormonal imbalance, hindi yung endometrial lining kumakapal. Sa bahay bata, kumakapal. Kumakapal. Pag yun kumapal na hindi mo na-re-regulate yung regla, pwedeng mag-lead to cancer. Doc, may nagpapahilaw ako sa inyong pasyente. Okay. She was 37, ay 34 nung nakilala ko siya. She was very shy. Yung menses niya, pa-heavy ng pa-heavy. Heavy, no? Irregular. By the time I saw her, buti na lang nagpa-check up because of her program. Pagka-raspa ko siya, sa kanya, ang lumabas, complex hyperplasia with atypia. Isang kembot na lang, cancer na. Complex hyperplasia with atypia. Masama yung atypia. Ano yun? Parang bordering on cancer na. Bordering siya. Na. Ang ginawa namin sa kanya, after ng raspa, gamutan lang. At papayat. She lost 50 pounds. 5-0? 50 pounds, yes. O magpapayat lang kayo. Diet, exercise lang talaga. And now she's doing great. Sinasabi mo, ayaw natin takutin ng kababayan natin. Meron kang 19 years old na may, ano ba, bukol? Cancer? 19 years old, Doc. May cancer may mga, na? Yeah, that's breast cancer. May breast cancer. Sa cervical, meron din maaga? Sa uterine? Sa akin, may mga nabalitaan po ako in the 20s na may cervical cancer sa kaibigan ko. But sa akin, sa practice ko, youngest of 34. Cervical cancer. Bakit ang aga-aga magka-cancer? Diba nung nag-aaral tayo, laging 50s, 60s? Ano meron? You have to choose your partner properly.
papagalitan minsan, na kayo, papagalitan na yung mga lalaki ni doktora. O sige, doktora, you can. Both mga ways, lalaki, makinig kayo. O sige, mm-hmm. Dapat mabait yung lalaki. Both po. I want to be 50-50, both man mabait, and woman. One man and woman. Monogamous is very important, being monogamous. The thing is, being monogamous, na wala kang ibang nagiging partner, will decrease your chance of cervical cancer. Paano ko sabihin ng lalaki, isa lang naman yung extra partner ko? Isang extra partner, pero may partner siya? Oh, may partner siya. Pero yung extra partner ba niya, may partner na iba na hindi niya alam? O yung partner niya na totoo, baka naman may naging partner na in the past? The thing is, walang tao na may HPV or human papilloma virus na nakapaskil or nakatattoo sa forehead natin para alam natin kung sino ang may HPV virus. Ang HPV virus, maraming types. Pati lalaki pwede magka-HPV yes. virus? Opo. Okay. Minsan nakikita na lang namin na pag-check up, may genital warts. Ang pinaka-common type... Ano ang itsura ng genital warts para sa mga babae at lalaki? It okay. looks like what? Sa babae, para siyang mga fingers. Mga pink na maliliit. Para siyang ano? Skin tag? Hindi. Skin tag kung lumaki na po. Pero kumpul-kumpul po siya. Yung ibang mga nakita ko, para siyang cauliflower, pero mga ganito lang kaliliit. Ano kulay? Brown, black? Sa labas, brown. Pero pag nandun sa lips, sa may loob, mga pink po siya. Ang pinaka-worst ko, Doc, na meet another patient sa inyo na naman, OFW yung asawa, she's 42 years old na housewife. Uh-oh. Yun ang pinaka-grabe kong nakitang genital warts. It was all over. I had to do a labiaplasty. At tinanggal ko yung area kung nasa nakapatong yung warts. It was years na hindi siya nagpapa-check up. Because of your program, sa akin nagpa-check up, Doc. After ko tinanggal yung mga genital warts, nag-pap smear, buti na lang, normal ang cervix. Ang pap smear is a screening tool for cervical cancer. Ibig sabihin, lahat ng babae kailangan yearly magpa-pap smear para mahuli natin habang maaga pa before siya mag-cancer. After ng doc, nagbigay kami ng cervical vaccine. Hmm. Ang pinaka mataas ngayon, should I mention it? Yeah, it's Gardasil vaccine, pero may Cervarix din naman. Gardasil vaccine has covered the 9 most common human papilloma virus, including cervical warts. Genital warts. Yung ibang types na most common, matakot kasi sa cervical cancer, vaginal cancer, vulvar cancer. So, binavaccinate mo ang mga babae? Yes po. As early as 9 to 14 years old, they will need 2 doses of vaccine lang, 6 months apart. Lampas ng 14 years old, nagbibigay kami ng 3. 0, 2 months, 6 months apart ang pagbigay ng Gardasil. And it should cover you para bumaba ang risk mo for cervical cancer. So, ang makukover ng non is cervical cancer, vulvar cancer, vaginal cancer, throat cancer because of oral pero sex kung marami, for other people. Pero kung marami pa rin partner sila kahit naka-vaccinate, bababa lang ang risk, pero pwede yes. pa rin. The possibility is still there. Kung naging nauna ang maraming naging partner mo, nasa iyo na yung HPV virus. Ah, nandun na sa iyo yun. Kung marami ka ng partner, parang nasa blood mo na yun. Mm-hmm. Now, ang nangyayari kasi, yung sharing nyo ng HPV nandun na. Pero kung nag-Gardasil ka na maaga, it covers you doon sa mga next partners that you might get na baka yun na yung magbigay ng cancer talaga. You know? Kaya mabuti pa rin na makover tayo ng vaccine. Sa PCOS, marami nagtatanong, paano daw pumayat? Ang hirap pumayat at pwede daw ba? Isa naman ang tanong, low-carb diet daw pwede ba? Ano bang bagay? Anong payo mo sa mga may PCOS na para pumayat? Ayan. Doc, I turned 50 last March. Hindi and... mukhang 50 years old, Doc. Kita? Mukha bang 50 years old si Doktora? Doc, I could say... Sobra kang devoted sa pasyente. Isang pasyente niya, 30 minutes kinakausap. Doc, lagi ko kasi ito sinasabi sa patient eh. What has worked for me? Akala ko, going into menopause, I could say I'm in the perimenopause stage. Pansin ko, even nung I was growing up, I could see people my age now, nung bata-bata pa ako, nakikita ko na dun na lumalaki. Tumataba pag menopause? Yes.
Okay. And even lower than that. So, napansin ko, even my patients na nagkakaproblema with the menses, hormonal imbalance, ito ang ginagawa ko, guys. Pumayat rin ako. I was 166 pounds back in at when I was 42. Matangkad ka naman eh. How kaya tall, pero nag-diabetes, 5'8". Nag-diabetes siya, oh. I was diagnosed with diabetes at 42 years old. I was 166 pounds. Kaya pa ng height ko. Pero, hirap na ako maglakad, hirap ako gumalaw, diabetic ako. Ang ginawa ko was really diet and exercise. Kaya sobra ako, Doc, ma-vocal about diet and exercise. Kahit tawanan pa ako ng mga tao, pero my patients follow me, pumapayat sila. All ano, you guys ano know. Ano daw bawal kainin? Bawal kainin, ulitin ko na naman, mga sugars, desserts, excess carbs, excess rice, pwede kayong mag-brown rice, pwedeng may, kung mahilig kayo mag-white rice, it's really small. Mahilig ako, write it down. SFF, small frequent feeding. Small frequent feeding, kung mas maliit ang kakainin mo, pero mas madalas ka kakain, hindi ka magugutom. Pag kumain ako ng half breakfast now, kakain ako ng banana after 3 hours. Tapos, yung, tapos kunyari, nag-lunch ako, may pagkamalaki. Half lunch now, half lunch after 3 hours. Hindi ako nagugutom, Doc, pa konti-konti ako kumain. Meron din, avoid off. Avoid oily, fatty, fried food. I also eat fried, but not too frequently. Hindi ako madalas mag-fried food. Hindi ako, pag kumain ako ng liempo, masarap naman mag-lechon. Pero tinatanggal ko yung taba. Naman, yung balat, Doc, kumakain pa rin ako. So namimili lang so ako ng lechon, tatlo-tatlo lang. Low carb ako, Doc. Nakakataba daw paggamit ng pills? Depende, Doc, sa pills. May mga pills na nakakataba, but the thing is, it's also the food intake mo pa rin. Hindi mismo yung pills. Pag mataas ang estrogen ng pills mo, like cyproterone acetate, ang estrogen content niya, mga 30 micrograms. Ayoko mag-mention na lang ng brand. Okay. Pero may mga brand naman na very low dose na tinatawag, 20 micrograms lang ang estrogen. Yun, mas nakakapayat yun. But even if nag-iinom kayo ng pills, it's really the diet and exercise. Magpakatotoo kayo. Ano kinakain nyo? Write it down. Magsulat kayo ng mga kinakain nyo. I'm telling you, makakakita ka doon ng mga mali na nakakain ninyo. Pag meron kayong pagkain na nilagay sa plato ng anak nyo, sinong nanay ang hindi kumakain ng pagkain na anak nila na natira? Those are additional calories, lalo na kung may sarili ka ng plato, kinain mo pa yung plato ng anak mo na hindi naubos, those are additional calories na akala mo, okay ka, tataka ka, bakit ka nagigain ng weight, may additional calories ka dun sa hindi naubos ng anak mo. Di ba, Doc? Sa mga magalit si Doktora, malambing. Pero as you, from 5 years ago, medyo ano ko pa nun eh, tame. Ngayon talaga, stricto na siya. Kasi alam na niya yung tama at mali. Pag irregular menses, ano yung first step ng check-up nila? Mm-mm. Ano ba, ultrasound ba agad? Ano yung delikado, yung sobra dalas o yung laging delayed ang mens? Both eh. Pero sa ano bang differential diagnosis natin doon sa mga irregular? When you say irregular menses, it could be baka may ultrasound pa din eh. It could be transrectal ultrasound or transvaginal ultrasound. Pwedeng as little as hormonal imbalance like polycystic ovaries, polyps, baka nga, Doc, check na rin yung endometrial polyps. May mga laman siya na nakausli sa loob ng matres na baka kailangan i-raspa. Common din ba itong endometrial polyps? Delikado ba? Magiging cancer? Benign siya, Doc. Benign naman. Uh-oh. Pero the thing is, kasi minsan, yung endometrium mismo, may ibang findings. Yung mga hyperplasia na pinag-usapan natin kanina. Pag hyperplasia, benign pa rin siya, pero mas malapit ka na going to cancer, hindi naman bukas. Most likely, baka in 1 to 2 years, pag hindi naagapan. Ang yung irregular menses po na what if hyperplasia siya lumabas, ang importante do kasi is ultrasound so, para ma-explain. So, sino ang mga ano tawag doon? Yung chine-check nyo, chine-check nyo for cancer. Anong mga symptoms na kailangan na siya i-check? Okay. Pag any kind of abnormal menses, pag
hindi ka dinadatnan ng tama sa oras. Ang normal menspot, ang interval is 21 to 35 days. Okay. Normal menstrual period yun. Hmm. Ang normal menstrual period as duration ng menses mo, let's say 3 days, meron akong patient 7 days. Hmm. Lagi namin tinitingnan ano yung mga dates mo. Is it coming monthly? Is it regular na ganun lang, 3 days lang? O napansin mo, dati 3 days, for how many years ka ng 3 days, biglang 7 days to 14 days na. Siyempre, mag-iisip ka na. Anong maiisipin mo doon? Baka may bukol siya doon or something? Pwede. It could be myoma, it could be endometrial polyp, it could be adenomyosis, it could be adenomyosis is like a myoma also. Adenomyosis is bleeding between the muscle tissue the uterus. Pag nagme-mens ka, namamaga yun, yung mismong muscle ng matres, marami po nag-i-increase yung vaginal bleeding at mega dysmenorrhea. Ibig sabihin, dati ang normal mo, day 1 ka nagdi-dysmenorrhea. Ngayon, kabuuan ng menses mo, for 1 week, nagdi-dysmenorrhea ka. Even bago ka mag-mens, nagdi-dysmenorrhea ka na rin. O yung pagsakit ng puson, hanggang likod na, may patients ako, hanggang legs na, affected yung pain. Yun yung pwedeng mangyari sa adenomyosis. Yung bleeding between the muscle tissue of the uterus. Nangyayari doon kasi yung mga bukol, kumakapal, all kinds namamaga. Of lahat ng klaseng bukol, it can cause yung mga... So, pag yung dating dysmenorrhea nyo, yung masakit ang puson ay one day lang, tapos tumagal at lumala at gumarabi, hindi magandang sign yun. Hindi magandang sign. It could be something there kasi uncomfortable ka. If hindi ka komportable, magpa-check up ka. May nakita ako, Doc, asking about spotting. Kung spotting. Normal ang menses mo, pero biglang in between ng mens mo and sa spotting ka, ano yung cause nun? Bakit ang spotting? Maraming causes, Doc, kailangan ka talaga i-check. It could be cervicitis o yung cervix mo namamaga. May infection. It could be infection. It could be also cancer. Huwag muna kayo matakot. Pero kailangan talaga is check up and pap smear. Pwedeng may polyp. No? Ito yung cervix. May naka-usling polyp na cervical polyp ng ganyan. Ang dali-dali lang nung tanggalin. Matapos na. Yung iba, during sex. And then paglabas, may blood. So, kailangan natin talagang pansinin that. Bakit ang babae, yung matres, talagang prone magkabukol, magka-cancer, nakakainis? Laging babantayan mo lagi, di ba? Di ba maraming may cervical cancer, ang taas ng risk? Third most common killer ang cervical cancer, guys. Kaya talagang kailangan, pap smear is really important para pag nagpa-check up ka, other than ultrasound. Di ba mas mabuti naman na malaman na yung doktor mo sasabihin, oh ma'am, normal po lahat, okay ka, see you next year. Pag 3 years down the line, all of it's normal, every 3 years na lang ang check up mo, mas mabuting naririnig na okay ka, kumpara pinatagal mo ng taon-taon, lagi kang hindi na makatulog, iniisip mo lagi na baka may makita. Lagi ko na naririnig yan. Baka may makitang cancer. Eh di talagang baka nga mag-lead doon kung hindi ka magpa-check. Pero pag sinabi namin na okay ka, normal ka, di ba mas makakahinga ka ng malalim na gagawa mo yung normal na pwede mong gawin sa bahay? 15-year-old irregular menses, kailan na daw ba pa ultrasound? How irregular siya? Pag kailan siya dinatnan? Kung dinatnan siya nung 14 years old lang siya, irregular menses mo okay is parang yan. Every 2 to 3 months, bantayan mo for 2 years. Pag nag-regular na nag-every month, okay ka. Pero Doc, may na-admit na akong 12 years old, 14, 15, 17, na sa sobrang lakas ng pag-mens nila, yun yung pinakapangit kasi pag malakas yung mens na nagda-diaper na yung anak mo o lagi humingi ng pad sa'yo pampapalit, hindi siya normal. Yung hemoglobin, Doc, bumababa, nagiging anemic ang bata, nakakabigay kami ng blood transfusion tuloy. Mm-hmm. Other than kailangan namin bigyan ng hormones para ma-regulate yung mens, yes. Para maayos. And then, bago ang, namin ang irregular menses from hormonal imbalance, binibigyan nyo ng pills? Yes po. Ang PCOS, binibigyan din ng pills? Yes po. Unless gusto magbuntis, ibang medication ang binibigay namin. Hindi ba delikado ang pills? Anong pills ang pwede sa kanila? Mm-hmm. Iba-iba kasi yung pills. Iba-iba rin yung presyo.
May nakita ako, may nagtanong ng trust pill, pero may mga pills din na iba-iba, iba-iba yung presyo pataas. Pwede may mo mga low-dose pills. Explain simply ano ba tong mga pills. Nalilito rin kami. Mm-hmm. Pag sabihin lang pills, pero alam ko ang daming klase. Maraming klaseng pills, pero mahilig kaming ibigay siya para i-regulate ang mens mo. Pag na-regulate ang mens mo, malilesen yung chances, yung risk mo for any other problem. Maraming pasyente ngayon, Doc, tumitingin yan sa internet. Maraming nagre-research. Ayaw nila, biglang titigil sila ng pills kasi hindi na-explain ng doktor properly. Yes, may risk for cervical cancer. Okay? Ang pills. Yes. But the thing is, how long ka ba bibigyan ng doktor ng pills? Kung wala ka namang experience sa sex, ba't ka matatakot? Minsan kasi, nag-iisip yung pasyente, ay, naka-pills ako, I can have multiple partners. That will increase your risk for cervical cancer. Pero ang gyne-oncologist, very safe sila sa pagbigay ng pills kasi alam nila that there also is a risk for cervical cancer. And yet, kung irregular kasi, Doc, yung menses. Anong risk do you know na kaya na lang irregular siya? Ito na, Doc, yung sasabihin ko. Pag hindi namin inayos yung menses mo na ang lakas, ang haba ng mens mo, pag binigyan kita ng pills, it lowers your risk for uterine cancer, yung cancer sa matres, it lowers your risk for ovarian cancer, Doc. Pag naka-pills ka, kasi papatulugin niya yung matres at ovaries mo, nire-regulate niya yung mens mo, edi hindi ka mauuwi na matanggalan ng matres later on kung mag-cancer ka, diba? At least nahabol natin by just taking hormones. Kasi pwede naman magbigay ng hormones na magkahiwalay. Bibigyan ka namin ng estrogen, estradiol, bibigyan ka namin ng dihydrogesterone or progesterone. Marami kami pwedeng bigay na medication eh. Eh what if wala kayong plans mag-baby? Mas mabuting contraceptive pill na lang. At least 2-in-1 na kagad. Eh kung gusto mo pa na magpapayat para dun sa hormonal imbalance mo, malaking tulong. Kaya very holistic ako, Doc, na mag-isip na gusto ko healthy ang pasyente. It lowers my management of giving the pill. Next time you know it, pag hindi ka na nakapill, normal lang mens mo, hindi mo kailangan ng gamutan. Healthy ka. Okay. Last na lang sa PCOS, ano pa binibigay mo? You give metformin, anong advice ba? Doc, may mga new pala. Anong binibigay mo? Ano bang bago sa PCOS ngayon? Sinabi mo na yung diet, di ba? Napaka number one yung sa'yo. Minsan binibigyan ng pills, ano pa bang bago ngayon sa PCOS? Well, yung metformin, hindi na siya masyadong bago. We give that kung may insulin resistance ka. So, magpapa-blood test tayo ng insulin, ng sugar mo. Kung may pagka-overweight ka, tapos ang sugar mo ay mataas, maganda daw ang metformin. Okay. May bago ngayon, ano few months pa lang, myo-inositol. It's a supplement. May PCOS ngayon tawag sa kanya, nakakatuwa eh. Pero it's the only one in the market na nakikita ko, myo-inositol na sachet, you mix it in water, you take it every day. It regulates the mens, it's natural, not a pill. It helps regulate the mens. It doesn't help you lose weight. Pero it doesn't help the pimples if you have it. It doesn't control yung emotions or yung sensitivities mo. It doesn't control the yung cravings mo prior to menses na pwedeng kaya dun sa low-dose pill. Yung myo-inositol, maganda naman siya kung marami kang problems with taking contraceptive pill. Pag gusto mo, Doc, kasi magbuntis, tapos polycystic ka, we want it all natural. Ang binibigay ko, myo-inositol. So, medyo may evidence na to. Meron na rin, Doc, na supplement. Anong brand siya? Hindi ko alam. My PCOS. Available na. MYPICOS. So you take it what, every day? Every day. Magiging mas regular yung menses. Yes po. Ano for those na hindi bad PCOS ha, ang component niya anong is bad PCOS, may good PCOS, may bad PCOS. For me,
ang bad picos kasi anong kung overweight ka, ang hirap mo i-manage yung weight mo, wala kang period, syempre kailangan ka muna ipag-mens, siguro yung diet diet and exercise muna, but for those patients na infertility na may PCOS, na gusto namin na nagbibigay na kami ng pampaitlog and all that, mayo inositol doc ang dinadagdag ko. So ang bad PCOS, yung maraming yung hindi makontrol yung mens pa. Okay. Kasi doc, may mga polycystic ovaries kasi na baka kailangan pala iras pa kasi makapal yung lining. Yun, marami doc eh. Kailangan namin ayusin. To check for... Kung makapal yung lining. To check for cancer, di ba? For cancer or hyperplasia. Kailangan namin mo muna i-treat yung hyperplasia para, para ma... Yung kapal. For a year, ma-treat muna yung endometrium before namin, well, pwede naman double treatment ang contraceptive pill eh. It treats the hyperplasia. Usually, may kadikit silang polycystic ovaries. Marami akong ganun doc nakita. So, ang contraceptive pills, pag na-treat namin, 2-in-1, 3-in-1, tapos bawal pa magbuntis muna. Pills muna, and then I check the weight, the BP, may iba bang problema. Sometimes, another hormonal imbalance doc, we check the thyroid. Ah, may thyroid problem. Baka yung thyroid problem is the one causing kung bakit siya tumataba or sobrang pumapayat. Another worry yon. When you say polycystic ovaries, doc, pag may problema ka sa ovary, minsan mirror image, may problema rin yung thyroid. Kailangan namin i-treat at the same time. So, ang daming iniisip ni Dr. Catherine Howard para gamutin ang PCOS. Ngayon ko lang alaman, meron palang PCOS na hard to treat. Parang high blood. May hard high blood na hard to treat. Merong easy to treat.